Nirekomendahan ni National Security Advisor Clarita Carlos na magpadala ng note verbals sa China. Sinigundahan naman ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ang insidenteng kinasangkutan ng Chinese Coast Guard at Naval Station ng Pilipinas sa Pag-asa Island. Ang detalye sa report ni Bea Bernardo. Nakatakdang maglabas ng note verbal sa China si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Lalo't taliwas ang pahayag ng Chinese Coast Guard at Philippine Navy sa nangyaring insidente sa Pag-asa Island. Giit ng Pangulo, kailangang marisolba ang nangyari. Of course, I have complete trust in our Navy. And if this is what they say happened, I can only believe that is what happened. Una na rin sinabi ng Foreign Affairs Department na bubusisiin nila ang insidente sa gagawing review ng insidente. Nauna rito, sunod-sunod na pagsabog ang narinig ng mga residente sa Pag-asa Island sa Palawan bago ang pagbisita ni U.S. Vice President Kamala Harris sa bansa. Batay sa report ng Palawan Police Provincial Office, posibleng galing sa artillery gun sa Subi Reef ang pagsabog. Malapit ito sa artificial island na ginawa ng China sa lugar. Naramdaman ng ilang residente ang pagyanig ng lupa dahil sa lakas ng pagsabog. Matapos ito, nangyari na ang sinasabing pag-agaw ng Chinese Coast Guard ng metallic debris na hilahila ng Philippine Navy. Unang napansin na matauhan ng Naval Station Emilio Liwanag ang identified floating object malapit sa Pag-asa Island. Pabalik na mga sundalo habang hila ang debris nang pwersahan itong kinuha na matauhan ng Chinese Coast Guard. Bagay na itinanggi ng Chinese Embassy sa Pilipinas. Sabi nila napansin na ng China Coast Guard ang lumulutang na bagay na bahagi ng rocket na inilunsad ng China kamakailan lang. Nag-usap ang dalawang panig at maayos na ibinigay ng Philippine Navy ang debris sa kanila. Hindi rin umano hinarang ng Chinese Coast Guard ang ruta ng Philippine Navy. Bea Bernardo para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.